Kumusta mga kababayan? Ako po si Jen Huang from Cebu, a Cebuana from Barangay Lotapan, Toledo City, Philippines. Ako po ay isang solid supporter ng administration dahil nakikita ko po ang kanyang totoong serbisyo sa ating mga kababayan. Ito pong video na ito ay voluntaryo ko pong ginawa para po magbigay impormasyon sa buong Pilipinas at sa mga kababayan natin na maraming nagawa ang ating presidente ngayon, si President Duterte. Sama-sama po tayo para sa pagbabago. Kaya tulungan niyo po akong i-share ang video na ito at ipagbigay alam sa ating mga kababayan kung ano man ang nagawa ng ating Pangulo. Kung hindi po binabalita ang mga ginagawang kagandahan at mga proyekto at iba pang pagbabago sa bansa natin ng ating mainstream media, tayo po mga tunay na tao ang gagawa nito. Kaya sabay-sabay po nating panoorin at i-share ang video nito. Maraming salamat po. Ayuda po ba ang inyong hinahanap? Ayuda po ba ang inyong kailangan? Sa Lotopan, na isa sa barangay ng Toledo City, Cebu, ay nakatanggap ng ilang beses na naayuda, hindi lang galing sa LGUs, hindi lang galing sa provincial, pati na sa national government. Tingnan natin ang iba't ibang mga screenshots na kung saan kuha mismo sa page ng Barangay Das Toledo. Maliban pa sa mga ayudang binigay o suportang pinansyal at pagkain para sa mga constituents sa Barangay Lotopan, meron pang espesyal na ayuda para sa mga PWD o may kapansanan at syempre sa senior citizen. Kung pag-uusapan natin ang solusyon sa pandemya, narito naman ang bakuna sa aming barangay. Sa pangunguna ni Barangay Captain Jeffrey Cabrera, talagang sure po namin na mas marami ang magpapabakuna pa sa aming barangay. Kung legacy ng administrasyon ni Pangulong Duterte ang pag-uusapan, syempre sali ang Cebu dyan. Sana po itong CC-Lex na talagang malaking tulong para masolusyonan ang traffic sa Cebu. Maraming maliliit, malalaking proyekto pero ang ibabahagi ko ngayon ay 4 mega infra projects in Cebu sa Build, Build, Build. Isa na ang Metro Cebu Expressway na talagang malaking tulong para masolusyonan ang trapiko. Second mega infra naman itong Cebu Bus Rapid Transit na makakatulong para mas mabilis ang transportasyon within the city. Third mega infra naman ang Cebu Mactan Bridge and Coastal Road, which makakatulong para ma-facilitate faster ang network within Cebu Province. Finally, the fourth mega infra, the new Cebu International Container Port. Siyempre naman, kailangan natin ng mas malawakang port para sa mga produkto para mas lumago pa ang ekonomiya sa Cebu City. National legacy naman ang pinag-uusapan, siyempre nauuna ang Mactan Cebu International Airport. Ilang isang Lotopanan, daghang salamat Tate Digong! Maraming salamat po and don't forget to share our video! Salamat.